Welcome back guys sa bago na naman ating pagsasama. Today's video, mag-basic tutorial muna tayo. So regarding how to install Speed AC unit, and ipakita ko sa inyo ang electrical parts galing sa condensing unit to evaporator. So ipapakita ko sa inyo yan ngayon kung paano i-wiring yan galing sa condensing at galing naman si evaporator papunta sa condensing. At mayroon din at isasama ko na rin pati yung basic refrigeration cycle. So, check it out, guys. So, ito siya, guys. Ito yung electrical views ng condensing natin. So, ngayon, yan yung condensing electrical views. So, ito siya, guys. Tingnan niyo, may PCB board diyan. May PCB board diyan. Yan yung magpapa-energize papunta doon, papunta dito sa contactor na yan. Yan yung contactor na yan. Yan. Kita nyo ba yung contactor na yan? Ito, 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 contactor na to. Yan yung contactor. So, yan yung magpapa-energize. Ngayon, ito namang contactor na to. Ito namang contactor na to. Ito yung magpapa-energize din. Papunta din doon sa indoor. So, kung anong command ng, kung anong command ngayon ng indoor, anong command doon, ano ang command ng remote control mo, ito yung nagko-control. Ito yung, yan yung, ano na yan, yan yung PCB board na yan. So ito yun, ito yan guys, yung actual wiring niya mismo. So kung napapansin niyo guys, kung napapansin niyo, yan oh. Line 1 in. Yan. Ground. Line 1, line 2. Neutral yan, yan neutral. Dahil ang supply dito guys, neutral line. Dahil kung line to line yan 380. So neutral line maging 220 yan. So yan siya. In. Ito yung out. Papunta yan sa evaporator. Papunta yan. So line din yan, no. Yan. Papunta sa evaporator yan, itong wire na to. Papunta yan doon sa evaporator. Papakita ko sa inyo ngayon yan. Yan. So yan ang magpapa-energize. Yan. 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 Yan siya, guys. Yan ang magpapa-energize ngayon. So itong unit na to guys, bagong unit to, 410 unit to, 410 di ba yung mga dati pong mga unit is 22, ito 410 na to. Tingnan nyo, lalaki ng mga condensing to. 2.5 tons to, tingnan nyo guys ha. Nakita nyo ba yung model number na yan? Pag nakita nyo yung model na yan, ituturo ko rin sa inyo kung paano magbasa, bakit 3 tons yan. Tingnan nyo. Nakita nyo ba na kung napapansin nyo yung 30 na yan, 30 yung nakalagay sa pinakauna, ibig sabihin yan, 2.5 tons yan. Dahil, ang 1 tons guys, ang 1 tons is 12 BTU. Ngayon ang 2 tons is 24 BTU. 2 tons. So dahil 30 yan, so 30 yan, ibig sabihin is 2.5 tons yan. 30. Yan. Kuha nyo na guys. So ganyan yan. So ulitin ko ulit guys ha. Ito siya. Ito yung wire papunta sa loob. Ito yung magpapi-energize ng unit mo doon sa loob. Ngayon may return din yan dahil nagbabase doon yan sa command. Kung anong command doon, kung papatayin mo yung unit, mamamatay to. Dito dadaan yan papunta sa, tingnan nyo yung ina yan, kung saan papunta to. Papunta yan doon sa PCB board. Yan PCB board na yan oh. Ito totong PCB board na to oh. Yan. Diyan papunta yan sa PCB board. Tapos yung isa, neutral live. Ayan, dire-diretso yan. So kung anong command mo doon, itong PCB board, ito yung magka-convert ngayon sa command mo. Papatayin niya ba o bubuhayin niya. So okay guys. So ipapakita ko naman ang sa inyo ang sa indoor side.
Okay guys. So ito na guys, ito yung indoor side. So ito yung indoor side wirings. So kung napapansin nyo ito, ito yung ground. Ngayon yung nakita nyo kanina doon sa baba, yung tinuro ko sa inyo kaninang sa baba, yung nasa baba, yun yung supply papunta dito sa indoor, yung doon sa outdoor. Ito yan, oh, ito yan. So ito yan, ito yung supply ngayon sa indoor unit. Ngayon ito, kung napansin nyo itong kulay dilaw na to, ito yung interconnecting. Interconnecting means interconnecting. Itong interconnecting na to, ito yung magpapa-start ngayon doon sa holding coil sa contactor. Ito, itong isang to. So itong supply ng indoor unit galing doon, yung dalawa doon sa baba, ito yung supply niya. Ngayon ito yung interconnecting, yang nagko-control doon papunta doon sa PCB board sa outdoor. Yan, interconnecting to. Ito namang interconnecting na to, ito yung papunta dito sa may relay. Dahil ang PCB board nito may relay, so pag trigger ng relay, dito pupunta yan. Ito. So ito naman papunta yan doon sa interconnecting mo sa outdoor. Papunta yan doon sa interconnecting sa outdoor. Guys, ito. Yan. So tingnan nyo, lahat yan. So may sensor siya, may temperature siya na thermistor. Ito thermistor to ng indoor. Incoming thermistor. Yung hangin na papunta sa kanya, ito yung magdidetect. Anti-freeze din to. Kung halimbawa sobra ng lamig, ito yung sa thermostat mo. Kung ilan yung adjust mo dun sa kung ilang adjust mo doon sa remote, ito yung magsisense dahil sa return air to siya, itong thermistor na to sa return air. So ito naman yung sa anti-freeze, ito yung anti-freeze na thermistor. Ito anti-freeze thermistor yan. Pag nag-yellow yan, papatayin niya yung unit. Ito, thermistor at tefris. Okay guys, so nakuha nyo na guys. So ngayon, so kung napapansin nyo to guys, ito. Ang tawag dyan is unit monitor. Pero receiver yan. Yan yung pinaka-receiver. Ito yung nagpipick up ng signal galing sa remote control. Ito yung remote control niyan. Ito yung magpipick up ng kung ano yung bibigay mong command dito. Yan siya receiver. Ingatan niyo yan pag nagwashing kayo, ingatan niyo yan na hindi mabasa saka hindi mahugot dito, dahil pag nasira yan, napakamahal niyan. Mahal yan. So, ito yan, oh, ito yung ano niyan, oh. Ito yung socket niyan. Yan. Receiver yan, unit receiver yan. Monitor and unit receiver yan. Napakamahal yan guys, ingatan nyo. Pag na basa nyo yan, sure, sisira yan. Ito, unit receiver yan. Monitor, unit receiver. Yan ang sa ulitin ko, ito yung tatanggap ng command galing dito sa remote. Yung remote na yan. Yan. Kung anong command mo, yan yung lalabas dyan. Oh, tingnan nyo, oh, yan. Ito yung nagre-receive niyan. Yan siya. Yan ang nagre-receive niyan. So patayin natin. Oh. Pandarin natin. Tingnan nyo. Yan ang nagre-receive niyan. Monitor and receiver yan. Okay guys. Guys, ito naman yung pictorial view ng refrigeration cycle. Ito yung pictorial view cycle. Ito guys, tingnan nyo. Yan, kung napapansin nyo dyan, yan yung cycle ng refrigeration. Galing sa compressor, papunta yan, pabalik-balik yan, paikot-ikot na yan. Pictorial view yan guys. So ito tingnan nyo. Yan yun. Okay guys. So tingnan nyo yan. Importante yan. Yan yung pictorial view ng unit. Outdoor tsaka indoor.
So, pictorial view ng unit, outdoor tsaka indoor, kasama ng compression, ang refrigeration cycle, tingnan nyo yan. Kung napapansin nyo, may kulay gray, may kulay blue, paikot lang yan, papunta, magpulay-pula na naman siya, pabalik na naman siya, discharge mo ganun. Yan yung refrigeration cycle na pictorial view ng split AC units. Yan siya. So, okay guys. So, hanggang dyan lang muna. So, don't forget to subscribe, hit notification bell, and leave comments down below. And ibigay pala ako sa inyong link. So ito, taga amin to. Taga Negros to. Eh, taga Negros ako eh. So ito yung link ng video nila. Lalagay ko sa description below. So ito yung link ng channel nila. So maganda to guys. Outdoor cooking to. So cuts and cook. Ang ganda guys. So pakisuportahan naman ninyo. Dahil maganda na ano yan. Maganda ang mga content nila, Cuts and Cook siya. So, ang pangalan ng channel nila is Torellian's Vlogs. So, taga amin yan, taga Asinda San Agustin, Paraiso, Negros Occidental. Taga amin yan siya guys. So, paki-suportahan na lang guys. Tayong na maliliit pa lang na mga vlogger. So, paki-suportahan naman dahil yan. Kumbaga, outdoor cooking, pero napakaganda ng content guys. Titingnan nyo. Torellian's Vlogs. So, shout out sa inyo. Torellian Vlogs. Pag naka-away ko, magkita-kits tayo dyan. Pupuntahan ko kayo dyan. Dahil malapit lang sa amin yan. Ako mismo is, taga dyan ako. Dyan ako lumaki, dyan din ako nag-aral. Dyan. So, guys. Ulit ko, so... Salamat sa lahat na nagsuporta. Salamat din sa kahit maliit pa lang yung video ko na nagawa. Salamat din sa nagsuporta. So shout out din pala sa cousin ko na nasa Macau. Si ISG4 Vlogs, ISG4 Mix TV. And shout out din sa Ender of Channel. Laser Rams, shout out, and Almana Vlog TV. So shout out, salamat sa inyo mga idols, salamat sa suporta kahit maliit pa lang yung katulad sa akin, maliit pa lang yung subscriber ko, maliit pa lang yung video ko nagawa, pero sinusuporta niyo pa rin. Napakalaking tulong. Saludo ako sa inyo mga idol. So salamat. God bless us all. Sana marami pa kayong matutulungan. Katulad ko. So katulad din last. So please pakisuportahan naman dahil napakabait na mga tao to. And then idol Torellian Vlogs. So may ibibigay din may ilalagay din akong link diyan. Puntahan niyo 'yan dahil 'yan ang magpapaangat sa mga maliliit na mga vlogger katulad natin dahil yung ibibigay kong link, pasukin niyo lahat ng live niyan. Diyan kayo iaangat nila yung channel niyo. Mababait 'yan, guys. Puntahan niyo lang Torellian Vlogs. Puntahan niyo 'yan. 'Yan ang magpapaangat sa inyo. Ang ganda ng content niyo, pero yun, unti pa lang, pero tingnan niyo ang ganda ng content. So puntahan niyo, ibibigay ko sa inyo ang link. Tingnan nyo lang yung link dyan, Torellian Vlogs. So, God bless us all. Thank you, God bless us all. And be safe.